guys, ito nga pala yung kinuha natin, mga nabubulok na asahan ng saging. So kailangan natin yan sila para sa ating mga mayana, para hindi sila masyadong makiyo yung lupa nila. Guys, gupit-gupitin lang natin to guys, medyo yun nga lang talaga, tsagaan siya guys, tsagaan ko talaga gupit-gupitin, kasi kung hindi ko ito gupitin, kung himay-himayin ko lang, so masyado siyang mahaba. And then, so tsaga-tsaga lang. Ito na yun naman guys, kung gaano ko kamahal ang aking mga mayana. Kailangan kasi din nalagaan talaga natin silang mabuti at mahalin natin sila. Yun guys, so pipitin lang natin hanggang yun, maubos. Pagtapos ilalagay natin sila sa lupa. Ang ganda kasi pataba rin to guys, at dahil summer syempre mabilis na matuyo yung ating mga halaman. So ito guys, ang maganda sa kanya, habang natutuyo siya, naglalabas siya ng tubig. So, dagdag nutrients pa sa ating mga mayana. So, ganda talaga siya guys para sa ating mga halaman. So, iyan guys. Nakikita nyo ba yung bulati na yan? So, nakikita nyo kung gaano kaganda itong gamitin yung fertilizer sa ating mga halaman. Very organic siya guys. Saka wala siyang side effect. So see, nakita nyo naman talagang nagbabasa siya. So slowly lang siya, pero maganda ang binibigay niya nutrients. So bibigyan ko kayo ng video mamaya yung sa mga mayana ko na hindi ko nilagyan, sabay ko lang naman silang pinapropagate. Yung iba kasi nilagyan ko ng ganito, kasi yung iba wala. So, bibigyan ko kayo ng mga videos kung pagkakaiba nila, o yung difference nila dun sa mga walang ganitong sahana. So, sino yun guys? Ayan. Kita nyo yung bulate na yan. Yan ang sign na maganda. Maganda itong gamitin guys. Although, alam ko na nakakadiri para sa iba. So, excuse lang po kung hindi nyo po kaya. Pero kasi ako, since sanin naman ako sa kanila, since naka-gloves naman ako. Yan guys, kahit nga himay-himay nyo lang siya, huwag nyo na siyang gupit-gupitin ang kailang. Guys. Yan. Maganda to guys. Yan, tinan nyo naman kung gaano karaming bulate. At wala naman siyang amoy guys. Unti-unti lang talaga siyang nabubulo. Yan guys. Okay lang naman. Ito lang naman guys, ay sinashare ko lang naman sa inyo. Okay lang naman kahit hindi nyo ito gawin. Pero syempre, pinapakita ko lang po kung paano ko alagaan ang mga aking mga mayans. Hindi ko sa iba nakakadiri, pero yun nga, sabi ko nga, ganun ko sila kamahal. So, tinitiis ko yan guys, pero wala naman, bali wala lang naman sa akin. So, para lang din ako naglalaro. So guys, ito yung mga mayana ko nun na hindi ko nilagyan ng sahan ng saging, kasi nga gusto kong makita yung differences nila. So ang pagkakaiba nila, siguro 2 weeks ako doon sa mga iba na naglagay ako ng sahan ng saging. Kasi yan, tinan nyo naman sila guys, diba, maliit lang siya. So yan, yun lang din yung itsura nila nung binili ko yung cuttings. So mga siguro 1 month na yan sila guys, diba, napakabagal nito tumutupo. Yan guys, yan yan yung mga mayana na hindi ko nilagyan ng sahan ng saging. So ito naman guys, yan yung mga sahan ng saging na nilagay ko ng 2 weeks ago. So kita nyo naman yung differences nila. Yan, may mga sulay na sila. Yan, kita nyo naman sila guys.
At ito, nilagyan ko ng sarang sabon. Ang ganda na, diba guys? So, maganda talagang fertilizer yung sahan ng sun king. So, hanggang ngayon, meron pa yan, guys. Yan. So, unti-unti. Habang binibiligan niya ng tubig, nababasa. So, nagiging fertilizer siya. Ito, guys, wala pa din siya. So, ganyan lang siya, guys. Unlike sa mga ito, yan, dami ng tao. Makikita niyo naman, guys, yung mga walang saan ng sun king na meron din. Yan. Malalago sila guys. So, ayun guys. Lalagay na tayo ngayon. So, ayun na guys. Yung mga nagupit-gupit ko yung kaninang sahan ng saging. Lalagay na tayo guys. Yan. So, dito lang naman din bang siguro i-cultivate nyo lang konti-konti. Yan guys. Gitna-gitna lang yung ang lupa sa gitna sa kanya para matabunan din ang gusto yung step niya. Yan guys, same din lang ito kasi sa gilid doon tayo maglagay ng mga sahan ng saging. Maganda rin kasi siyang prevent ng dry agad ang lupa. So nagdidilig ako ngayon kahit na summer, kahit sobrang init, dinidiligan ko sila 2 to 3 days. Katulong din kasi lagi rin ako wala dito sa bahay, so 3 days bago ako nakaka-uwi doon ako nagdidilig. Yan, so lalagyan na natin sila guys. Yan, palibot lang naman natin. Yan guys. Yan. Palibot. Basta yung malagyan lang naman sila guys. Yan, malagyan lang siya. Kahit puliin naman yan kasi okay lang. Kasi nakita nyo naman kanina kung gaano siya aganda para sa ating mayaman. Ayan guys. So, habang maaraw yan, natutuyo. So, yung tubig bumababa. May nutrients na nakukuha na sa na yung ating mayaman. So guys, ganun din gagawin mo sa kabila. So yun guys, kung hindi nyo naman kaya itong gawin kasi nga medyo sa iba, alam ko na nakakabiri dahil kita nyo naman guys, ang mga bulate. Hayaan nyo lang yung bulate dyan guys kasi yan ang magsisilbing nutrients para sa ating mayana. And guys, ayun guys, kita nyo kung gano'n mahal ang aking mayana. Yan. So, lagay-lagay lang. Okay guys, papalibutan lang natin. Yan guys, so I hope guys na nakapagbigay din ako ng konting knowledge. Although, hindi ko naman kayo ni-encourage na gawin nyo rin ito. Pero yun, just sharing lang my how to take care of my mayanas. So, I hope guys, you enjoy and like my videos. Please support my channel, like and subscribe to our channel. So, thank you for watching guys.